Happy ang opinion ng publiko tungkol sa naging pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law sa buong Mindanao. Ang kanilang pulso, alamin natin sa ulat on the spot ni Katrina Son. Katrina? Sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao, iba't iba ang pananaw ng ating mga kababayan. Sa paglilibot namin sa Kamaynilaan, tinanong namin ang pulso ng ordinaryong tao kung pabor ba sila o kontra rito. Si Sol Sultan na tubong Marawi, nalulungkot daw sa kinahinatnan ng kanilang lugar. Gusto raw niyang agad itong manumbalik sa dati niyang sigla, kaya naman sang-ayon daw siya. Sumunod daw siya Pangulong Duterte. Kasi po, para siguro yan ang para mawala yung mga gulo sa Mindanao. Lagi-lagi kasi nakabarilan, putukan. Pero si Mang Danny De La Fuente na biktima umano ng martial law noong panahon ni Marcos. Ako hindi, dahil ako'y biktima mismo ng martial law noong panahon ng diktadurang Marcos. Ako'y labor organizer noon, hinuli, tinorture at kinulong ng hindi bababa sa 4 na taon. Ang iba rin naniniwala na di naman kinakailangan ang pagdedeklara ng martial law. Pwede namang wag na lang. Marami namang paraan na iba. Matatalino naman sila, kaya nilang gumawa ng paraan na iba. Huwag silang martial law. Kinakatakutan naman ng ilan na baka pati sa ibang bahagi ng bansa ay ideklara na rin ang martial law. Sinabi pa na baka hindi lang Mindanao kundi Visayas at Luzon. Anong ibig sabihin nun? Parang winawarningan tayo na talagang gusto nila magkaroon ng national martial law. Kasi pag may martial law kasi maraming mga human rights violations dyan na mangyayari. Nung una kasi ito'y parang banta niya lang, i-declare martial law sa Mindanao. At ang another banta is gawing nationwide ito. Ang nakakatakot kasi yung banta ay gawing totoo. Gayunpaman, magkakaiba man ang pananaw, lahat naman nagkakaisa sa panawagan para sa kapayapaan at panunumbalik ng rule of law sa Mindanao. Katrina Son, GMA News.